Sinabi na sa amin yung may-ari, gagamitin na nila yung lupa. Kailangan na namin lumipat ng ibang lugar. Kinabahan na kami kasi saan kami pupunta? Malungkot kasi wala kaming tinitiran. Di pa naayos yung bahay namin. Tapos sabi ng asawa ko, bumalik tayo doon. Kung sa kaming bumabalik kasi wala naman kami talagang opsyon eh. Talagang mahirap sa akin talaga yung nangyari sa amin. Wala kasing ibang choice eh. No, wala kaming lupa. Mabigat talaga sa loob namin yung makikitira ka lang. Ano namin, ma-build yung pamilya namin as a family kung makikitira ka lang. Noong una, inisip namin na ano ba talaga itong JK noong una. Noong hindi pa namin nalalaman kung ano talaga ang pakay nila sa amin. Ang gawad ka rin niya is, ang atong panimalay, ang atong kinaugaling ng silbi, ang atong kinabuhi, may atong ipaglaban din eh. Yung nalaman na kami, pinatawag na kami sa may-ari ng lupa na ayun sinabi sa amin na kapartner sila ng gawad kalinga, nabuhayan kami na may tutulong sa amin. Sa tuwing may pagkakataon na magkakaroon po tayo ng isang komunidad sa isang lugar sa pamagitan po ng Gawad Kalinga, makikita po namin yung tuwa, yung sigla, ang ligaya ng ating mga kapatid. Napakalaking blessing talaga sa amin ng Panginoon kasi mayroon na kaming bahay, lupa, matatawag na din na amin. Hindi na kami masabing squatter. Yung dumating sa amin yung Gawad Kalinga, ito na yung na-experience namin, bagong buhay, bagong bahay, na para na kaming magkakapatid. Masasabi ko po na mas parte kami sa komunidad, yung magkakasama, magbayanihan. Kahit na tumitirik pa yung araw, nagbubuhat kami ng aloblak sa pasag, ganun ka ganda na mangyayari na kahit minsan hindi ko pa naranasan yung ganun, dito lang. At ito'y nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa, bagong sigla, na nandoon sila sa isang komunidad na wala ng pangamba. Ang Gawad Kalinga, kadugtong na to ng buhay namin eh. Masaya po kami lahat na tumutulong sila. Kahit na sa ibang bansa sila, nakita nila kung paano ang mga Pilipino nangangailangan talaga. Na hindi nila na nakakalimutan yung mga Pilipino dito. Hindi perfecto yung komunidad natin, pero dito buhay na buhay. Yung dinisigaw natin palagi, yung walang iwanan. Na kung pakalingain lang ang mga kapatid, huwag lang husgahan. Kasi sila'y naghahanap lang ng mga kapatid din, katulad natin, na makikinig at umintindi. Pinuntahan natin sila kasi gusto natin silang pakinggan at kakalingain.